Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Itinanggi ni US President Joe Biden naghahamon siya ng panibagong digmaan sa China. Ito ang binigyang diin ni Biden sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly. Sa kabila ng mga batikos, sinabi ng Pangulo ng Amerika na handa naman siyang makipag-ugnayan sa ibang mga bansa at walang aniya silang ibang hangarin kundi ang mapayapang resolusyon sa mga isyu. Iginiit pa ni Biden na siya ang unang Pangulo ng Amerika sa nakalipas ng 20 taon na hindi naghahangad ng digmaan gaya aniya ng ginawa niya sa Afghanistan kasunod ng muling pag-takeover ng Taliban group. But we're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocks. The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution to shared challenges, even if we have intense disagreement in other areas. Nais ng Department of Interior and Local Government o DILG na obligayin ang lahat sa pagsusuot ng COVID-19 vaccination card kapag lalabas ng bahay. Ina-request umano ni Interior Undersecretary Martin Dino sa Interagency Task Force o IATF na iutos ito sa lahat ng barangay bilang bahagi ng kampanya sa paglaban sa COVID-19. Inaayos ng gobyerno ang online platform para sa digital COVID-19 vaccine certificates noong Biyernes, September 17. Subalit limitado lamang ang VaxCert PH para sa mga residente ng Metro Manila at Baguio City at sa mga outbound migrant workers at travelers. Samantala, nahinto ang pagtuturok ng unang dose ng COVID-19 vaccine sa General Trias, Cavite dahil sa kawalan ng supply. Sa anunsyo ng lokal na pamahalaan ng General Trias, wala pa umanong pagbabakuna ng first dose ng COVID-19 vaccine ang magaganap hanggang Biyernes dahil hinihintay pa nila ang bagong alokasyon ng bakuna. Kasunod ng kawalan ng supply para sa first dose ng COVID-19 vaccine, tuloy naman ang pagbabakuna ng ikalawang dose ng mga nakaschedule. Kaugnay nito, pinangalanan ng Octa Research Group ang 5 probinsya sa Luzon na areas of major concern kaugnay pa rin sa COVID-19. Kabilang sa nasabing lugar ang Isabela, Cagayan, Benguet, Laguna at Bataan. Pinasin ng Octa Research sa pagpili ng mga area of major concern ang critical level ng COVID-19 incidence rate, intensive care unit o ICU utilization at positivity rate sa isang lugar. Ini-lockdown ang ilang bahay sa Purok 5 sa Barangay Dayapan sa Lemery, Batangas matapos magkahawaan ng mga magkakamag-anak ng COVID-19. 44 na ang tinamaan ng COVID-19 sa barangay at may 18 ang aktibong kaso. 8 ang pumanaw, kabilang dito ang isang 6 na buwang sangkol na babae. Sa bahay na lamang nagpapagaling ang mga nagpositibo sa COVID-19 dahil punuan na rin ang isolation facilities sa nasabing bayan. Sa Agusan del Sur, nagpatupad na rin ng granular lockdown ang pamahalang lokal ng Agusan del Sur sa mga lugar na maraming kaso ng COVID-19. Ayon kay Health Officer Dr. Jacqueline Mombilie, nagkasa ng granular lockdown sa mga purok o barangay na may clustering ng mga kaso ng COVID-19 upang maiwasan ang pagkalat ng nakamamatay na virus, lalo na ang mas nakahahawang Delta variant. Sa datos ng Center for Health Development Caraga, nasa 32 ang na-detect na kaso ng Delta variant kung saan 8 dito ay naitala sa Agusan del Sur. Sa kabuuan, nasa mahigit 9,000 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa probinsya. Samantala, sa ating COVID update, sa ikalawang araw, bahagyang bumaba ang naitalang bagong COVID-19 cases. Sa datos ng Department of Health, nasa 15,592 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ngayong araw, September 22. Nakapagtala rin ng bahagyang pagbaba sa aktibong kaso maabot sa 162,580. May mahigit sa 20,000 ang naitalang gumaling ngayong araw o kabuuang 2,217,611. Umaabot naman sa 2,417,419 ang kabuuang bilang na tinatamaan ng sakit sa buong bansa at nasa 37,228 ang bilang ng nasawi. Para sa Kidlat News Update, Renzel Enon, Nag-uulan. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagtutok ng balita.